Good morning mga George! At bago nga pala ang lahat, meron din kaming Facebook page kung saan makita niyo mga available beta at mga information din regarding sa pag-aalaga ng beta. At syempre ang betababespilipinas.blogspot.com kung saan nyo makikita yung mga records ng aming mga past spawn at mga video ng iba pang mga beta fishing. Yun! And we're live! Hello mga George! So ang pag-uusapan natin ngayon is ang molting. So ito, meron akong papakita sa inyong tatlong beta fry mula sa aking spawn ngayon. So ito yung number one. Ang aking katanungan ay, dahil hindi naman ako expert katulad ninyo mga George, no? Sa tingin ninyo, ito na ba yung simula ng molting ng mga fry ng Galaxy Koi times Candy Koi? Yan. So before kasi ang original color nito is blue. Pero ngayon, tingnan mo, medyo wash out na blue at red na. Ito yung unang-una nating beta. So, usgahan ninyo. Tignan ninyo kung papuntang Galaxy, papuntang Koi, o ano kayang kalalabas nito mga George. Yan. Kung titignan naman natin yung kanyang behavior, no, maiba lang, masingit natin. Kung okay naman, okay din yung finish. Kumbaga sa ano, pang-out, pang-benta. Yan. Mag-e-enjoy kung sino man or kanino mang beta keeper mapupunta ito. Kumbaga pag din-display mo sa yung fish room o fish beta fish rack, yeah, pwede ka lang tumambay at magtingin-tingin, magubos ng oras. Lalo na ngayong ECQ, MECQ or GCQ mga George, always stay at home to save lives, sabi nga nila. Pero hindi naman kailangan nasa bahay tayo mababagot. Kailangan ng libangan lamang. So, itong beta is isang sa mga pwedeng paglibangan natin. So, yun nga, si beta number one. So, pag-Galaxy na nga ba o pakoy, antayin natin. By the way, more than 1 month old na to. So, gumaganda na, lumalakas ng kumain at lumalaki na sila. Ito naman mga George, ang ating beta number two. So yan, oh, medyo mahihayin ba ito mga George? Nako, tignan natin kung talagang magpapakitang gilas nga talaga or sa technical na tawag sa mga beta is mag-flare ba siya? Ipapakita niya ang kanyang tunay na kulay. Oops, nako, tumalikod, humarap, bumaba, pangusunguso. Nako, mukhang wala yatang class tong beta natin na ito. Eh, ito na mga George, yan. Meron ka naman palang galaw beta number 2. So ayan, nagpakitang gilas na nga mga George. So titignan niyo, no? Wash out na rin yung kulay nito. Isa itong parang salt, kumbaga sa ano eh, bicolor nung nakaraan eh. Tapos nagulat na lang ako dahil nag-inspection ako na sa ating beta rack. Uy, sabi kong ganun, no? Medyo nagbabago na yung kanyang kulay, ah. Tapos pag tinignan mo itong mga George, not bad naman yung caudal. Talaga naman maganda-ganda, oh. Medyo may kapantayan din yung kanyang ventral, ah. Kaya mga yan, ventral, anal. Okay naman, mukhang ayos-ayos naman yung head niya. Okay din, not bad din, eh, oh. Yung kanyang galawan, talagang galawang pogi naman talaga, mga George. So ito ba, sa tingin natin, no, ang walaan lang natin, katuwaan lang, is magiging Candy Koi, o yan na ba talaga yung permanente niyang kulay, o mag-Galaxy. Kasi mga George, nakapag-breed na rin ako ng Galaxy before. And lumabas, maganda talaga yung kulay niya, Galaxy. Kumbaga may pink, may green, may red, may orange pa na batik-batik sa katawan. Pero hindi ko siya ganun nabantayan tulad nito. So every time naman ako eh magbi-breed, naiintriga ako kung talagang mag-mo-molt yan eh. Dahil minsan may mga nag-stay na bicolor, nag-stay na blue or red na lang, hindi na nag-mo-molt. So, or napakatagal mag-molt, hindi mo na maantay. So minsan is fini-freebie mo na lang sila. Tapos eventually sabihin ng pinag-bunakabili sa'yo, "Uy sir, nag-molt! Candy Koi na, Galaxy Koi na." Ayan. So every time ako mag-breed, so super excited ako kung sino ba talaga sa kanila yung magiging Galaxy. At ilan ba talaga sa kanila yung magiging Galaxy? Naku, pag marami yan, syempre, tuwan-tuwa tayo. Successful! Ito na yung ating beta number 3. Ito na rin yung ating last beta para sa ating kwentutang beta na ito, mga George, no? So yan, ang hihingi ko sa inyo, George, meron ba kayong payo? O baka may idea kayo kung paano natin mapapabilis yung kanilang
pag-molt at paglabas ng kanilang mga kulay. Pagganda, yung pagiging full color galaxy nila, mga George. Sige nga, kung meron kayong paya dyan, mga George, comment lang kayo sa comment section natin. Dyan, sa bandang baba, mga George, para na malaman natin. And ma-share din natin sa mga iba pang mga kabeta natin dyan, mga George. So, yan. So, kung titignan natin, behavior, okay naman. Yung kanyang finish. Oops, ayan. Medyo bumubuka pa yung kanyang caudal, mga George. Malikot din si kuya. Poging-pogi. Kumbaga, pag nakakindat sa female beta to, alam na. Makakabutay lalo na mas marami rin pa mga galaxy fry. At mga galaxy na pang out natin dyan, mga George. Yan. So, kayo pa mga George, naka-experience na rin ba kayong mag-breed ng galaxy coin natin dyan? Share naman kayo dyan. Comment dyan ako ano yung mga experience nyo. At syempre mga George, tulad ng dati, kung nagustuhan nyo tong video na to, like naman. And syempre, share nyo na rin para mag-enjoy yung mga iba nating kabeta. Kabeta dyan, mga George, no? So, ayan, iyon ko sa inyo itong mga video na to. Sana nag-enjoy kayo. And till next time, mga George, tingin tayo na ibang content. So, syempre, siguro share natin ulit yung mga iba pang fry na nagmamot dyan. So, yung 3 betas na pinakitaan sa inyo, magiging Candy Koi, Galaxy Koi, o magstay ba sa ganyang kulay, mga George. Tignan natin. Maraming salamat ulit. And bye-bye!